At ito ay hanggang ngayon, no? Yan yung mga pinag-aawayan nila. Panahon din ng KB, I was able to nakarating din ako ng Beijing. Ito yung panahon na mayroong international conference din eh. Hindi pa masyadong sikat ang Beijing noon para puntahan ng mga turista kasi simple pa lang. Pero ito, international conference ng mga youth leaders ito na nakakuha rin ako ng invitation. Magandang experience para sa akin ito kasi nakausap ko yung mga ibang mga leaders ng Communist Youth League. May mga marunong mag-English kasi na-hospital ako eh. Pinuntahan ako ng mga kadre nila doon. Siguro kadre yun eh. Tapos tinatanong ako nung nalaman nila na galing ako sa kabataan barangay. Hirap silang mag-English pero tinatanong nilang pilit yung Taiwan. Ano ba talaga yung tingin, ano nangyayari sa Taiwan? So doon naululaan ko na yung mga kabataan ng China ay medyo na gusto na malaman ang sa labas ng China. Kaya nagkaroon ng democracy movement. Natatandaan nyo ba ito? Sa Tiananmen Square, no? So, ang namuno rito, yung karakaryan, mga estudyante. Iba, tapos yan, nagkaroon ng mga massacre dyan, no? Finally, si Deng Xiaoping, pinatigil niya ito. So, maraming namatay dyan. Anong implication nito? Ang implication nito ay mismo Communist Party of China nag-decide na magkaroon ng bagong sistema sa China. Ang tawag nila, one country, two system. Kaya nung nakuha nila yung Hong Kong, hindi naman nila inalis yung kapitalismo sa Hong Kong eh. In-integrate nila ito sa system nila. One party, one country, two system. Dito pa lang makikita mo na kahit anong bansa, kahit ang bansa pa ay pinangungunahan ng Communist Party, ang nananaig pa rin ay national interest, nasyonalismo pa rin. Wala silang pakialam talaga kung ito ay tingin mo, sosyalismo ba yan o ano. Sa katunayan, ito ay kinikriticize ni Joma ngayon. Sabi ni Joma, revisionist na yan. No? Ano na sila, parang state capitalism na sila. Ano na rin sila, imperialista na rin sila. So, with that background, may mga ano na tayo ngayon, may mga kaalaman na tayo ngayon na parang idagdag natin sa experience natin sa Pilipinas, yung pinagsasabi natin na Pilipinismo, mukhang umaakma. Wala naman ibang pupuntahan isang bansa, kundi yung pagmamahal din sa bayan, basic nationalism, etc. Okay, ito yung sample ng mga rally. Ito yung rally ng KB School Chapters halos, pero may sumama yata ang ibang KB rito. Ito ay camp noong bagong snap election. Sa, ito yung, natatandaan nyo ito, vigil? Sa luneta. Ito yung tiny quarry. Can you imagine yung group ay nakakapag-mobilize ng ganito karami? Tiny quarry. Natandaan nyo ito? Sino nakatandaan itong rally na ito? Ayan. Nakikita nyo yun, may tatsunok na. Na, pag nakita mo yung tatsulok na yun, ibig sabihin nun, nadaanan na ng Pilipino ideology yan at saka ng Pilipinismo. Tiny Korea, mga rally na yan. Yan, sino yan? Alay. Ha? Alay Pascua. Plaza Miranda. Tiny Korea. KMD siya. Ano? KMD yan. KMD. Ito, sino to? Ronald Dumbau, leader of the militant movement of the urban poor sector, who was detained for being a leader of the so-called Edsa Tres. O kaya, head siya na urban poor office sa City of San Juan. Ito, sino to? Herbert Bautista. Now mayor of Quezon City, yung isa, Melia Marillo. Now with the staff of Silent Archie Scudero, and consultant to Mayor Herbert Bautista. Okay, siyan, sin yan? Tabo. Joey de la Cruz, now professor and staff of Quezon City Government. Tumato, Bernard Baliken, now Tesla Provincial Director of Zambales. Nasa si Bernard, ikalang darating. Siguro. Ito,
Ito na sa Amerika, Leo Atienda, former Pangulo Scholar, now in the US. Di ba? O yan, akalaya mo nakakapag-rally tayo kanya, no? Malawati niya, no? Para ni Korea, ha? Tapos, kung wala akong kasi litrato, tatandaan nyo nung unang May 1st, Labor Rally. Okay, bago yon, April 15, anibersaryo ng founding ng Kabataan Barangay. Hindi ko makalimutan kasi, bakit? Ako huling nagsalita. Nung tinanong sa akin ni Louie Tataan, sabi niya, pagkatapos, ano pa, gusto niyo? Sabi ko, punta tayo sa embassy. Ako yung nag-agitate, di ba? Sabi ko, punta tayo sa embassy. Akalaya mo sumunod yung mga tabi? Sumunod. Sumunod sila, pumunta rin sa tapat ng embassy, hindi na umalis. Nagkampo na, tapos eto na, pumasok na yung iba't ibang loyalist group. Pero ang namuno talaga doon, yung grupo ng KB. Tapos ako umalis na after second night. Nakita ko na marami ng bida eh. Ang naiwan doon sila kay Eric, sila yung magtsaga. Kaber kasama ko basta nakikipag-meeting na. Kaya yung mga naiwan eh, no? Yung mga nag-meeting doon sa mga hotel-hotel doon. Oh, pero at that time, umalis na ako. Anyway, pagdating ng May 1st, magrarally ngayon ang KMU sa Luneta. Naglagay sila ng malaking masot karet noon. Actually, kamuntik na naihi si Cory. Kasi hindi na kalain na magmamasot karet yung KMU sa labor na nandun siya. Tapos, ang nangyari, dinisperse ang picket o yung grupo ng mga tawag nila ng mga loyalists. Yung mga loyalists, mga pro-Marcos, saka yung mga KBRON. Dinisperse! Nahuli! Kalope, nahuli ka ba? Si Leo, nahuli. Sino pa nahuli? Okay, si Leo. May mga nahuli sa kanila. Kasi yung mga polis na medyo kinilingan yung KMU kasi nandun si Cory. Tapos yung mga nandun sa kanila, inanador. Anyway, dahil sa contact natin sa polis nun, pinakawalan din yung mga nahuli. Kasi na, by that time, na-establish na yung mga contact ng grupo sa military group and police group. Ayan. Ito, kalipi flag ito eh. Sino ba kalipi flag? Ayan, kalipi flag ito eh. Mga taga-Tatalon, Libis. Ayan. At ayan, quarantine niya ang rally na yan. Ito sample ng Certificate of Appreciation. Tingnan nyo, bigay sa akin. Ano yung nilelecture namin? Democratic Revolution from the Center of Filipino Ideology. Signed yan, Camp Olivas. Anong mga epekto nito? Yan ang epekto nito. Kasi si Ray Kamawatan, taga doon. Ayun. Tsaka si kanyang kasama si Camponyong. Doon sila namula si Colonel Vic Bata, isa sa leading personality ng RUM. O ano naging epekto nito? Lecture, ha? Kaya minsan, material-based, it has derived its sustenance. The present Philippine government, led by the present national leadership, visualizes itself to be taking up the cudgels for the rebellion of the poor. To avoid violent resolution of the socio-economic political problems, this posture is based on the premise that a violent resolution would involve a protracted conflict between the military forces controlled by the government and organized anti-government armed forces that could escalate once appropriate socio-economic political changes would not be instituted. Mahaba yan, theoretical paper halos. Sinagot naman ng RAM. Sinagot ito ni Colonel Bata at that time at pinablis pa nila dito sa The Brotherhood of the Flag. So, i-quote ko lang yung particular na gusto kong i-quote. Ang sabi ng letter sa akin, sinulatan nila ako eh. Ay, no, Lenny, dear Lenny. As I see it, our main problem is to isolate the whole left. This can only be done if we accommodate with extreme caution the right and present viable alternatives that we might call middle ideologies. Perhaps the government itself can be presented as a middle ideology
that this would be a mid-range, long-range objective. I think you will agree that this objective may not be achievable at this point in time. So, pinag-iisipan na rin nila, yung straana nila, nag-ideologize na rin yung mga sundalo natin at the time. Eto, hindi nyo alam siguro to, na meron silang, ano sila, meron silang guidebook, ang RAM, meron silang guidebook, hindi lang naging popular ito, inabutan na ng mga pangyayari. Pakikita ko sa inyo yung mga, ano, yung mga pertinent pages. Eto, ang sabi, we have to work hard, hand in hand, to undertake the immediate fixation of the government and the AFP from the isolated position of the right to the center of political spectrum to justly perform its proper role as arbiter and active participant in the democratic revolution from the center. Kaya yung RAM mismo, meron silang concept ng DRC. Political liberation, economic emancipation, and social concord. These are the goals laid out to transform Philippine society, making use of the methods of the DRC. Surprise! Kaya no wonder, no, yung sinasabi ni Kaling, meron na sa sumuporta sa mga sandala, meron sumuporta rin siya. Anyway, alam niyo ba na nag-resign ako sa KB, actually, formally, pinost ko to. Na-preserve ko, this is the original letter. Nag-resign talaga ako. Pinost ko ito, nag-iaram nga yung mga staff ko. Sabi ko, hindi naman ako sasama sa kabila. Nag-resign lang ako. Okay, ano yung nakasulat dyan? Sabi ko to my friends and co-workers in the KB organization, to those among us who worked honestly and committedly for the youth and the nation in the past year, several years, it is the time for great sacrifice. Even how painful it would be for many of us, it is the time to transcend partisan affiliation and assist in the peaceful resolution of the present political crisis. First, we have to accept that President Marcos can no longer retain his position as Chief Executive and Commander-in-Chief of the AFP. Kasi nun, alam ko na, na hindi nasusundin si President ng military. Medyo alam ko na, may advance knowledge sa akin nun eh. Okay. Second, we have to resign from our official positions in the government to give way to whoever will take over and assist in whatever capacity we can for a peaceful transition. This is not to join the bandwagon to the other side, but to avert further difficulty for our country. Lastly, we call upon all KB officers and members to maintain their commitment to the ideals of nationalism and firm up their stand against imperialism and the forces of reaction. If this will mean our becoming the new opposition, so let it be. For our country and people, I hereby submit my resignation from the KB National Secretariat. Hindi tinanggap ni Louie Tutaan ito. Sabi niya, hindi pwede, kailangan eh. Magpa-clearance muna tayo. Anyway, ito ay, natago ko rin ito. Ito yung pamphlet na pinamigay nila kasamang Alain. Ginawa nila ito eh, sa loob ng krami. Kasi nagkakaproblema nun, yung kaliwa, gusto na naman exploit ang situation. Actually, nagmobilize sila at gusto nila sila mag-take over ng gobyerno at that time. So, tumulong yung grupo nila Kaling, parang gumawa nito manifesto nito, at distribute nila doon sa EDSA mismo, lalo na doon sa malapit sa mga gates. So, kaya, eventually, sila naman yung kinalong si Big Bata. Big Bata, and ngayon ay ninong namin ni Baby sa asal. Si Big Bata. Sino si Big Bata? Siya humuli sa akin. Siya rin ang bumulipis sa akin. Yung grupo niya, hindi naman siya personally, pero mga bata nila yung humuli sa akin. Ang personal na dumampot sa akin ay si Aguinaldo. Pero nung kasing ginugulpin ako, naka-blindfold na eh. Parang hula ako siyempre yung mga tao nila yun. So, isa sa aking arresting officer, kasi nakita ko si Big eh, nung interrogation eh. Kaya alam ko na sila yung mga arresting officers ko. Pero eventually, biro mo, siya naman ang dadalawin ko sa kulungan.
Ayan. Ito mga new pictures na namin. Pag nakikita-kita kami nila kanilo, sila cover. Ito si Nonet na original na panahon pa ni Ka Perry na na-recruit sa PWU as KB School Chapter.